respond to proposed ICT project for social change. Number two, no traffic data on general aspect of search visibility, reach, and virality. So, yung code natin is, ayan, nasa ilalim. Okay, so merong ano, alam niyo naman, di na wala si pretest. Okay, so forward ko na or answerin niyo. Answerin niyo na lang. Actually, parang na lang ito, pang kindergarten. So, what is www? World Wide Web, sir. Wow, ang tatalino. Galing na. Okay. This is the document used to convince a panel or potential funders to help a product, program, or service become a reality. Ano yan? Sorry, ano lang yan, kahit hindi kayo tumingin or mag-research, magkita niya man, sabi niya, this is a document used to convince a panel or potential funders, yung magbibigay ng funds, to help a product, program, or service become a reality. Carbon paper yan. Ang dali lang, no? Carbon paper, yung duplicate, newspaper, sipad paper, wala naman lang sipad paper. Okay, which of the following best describe development? So ano sa inyo? Involves the actual creation of the website, involves the actual release of the website, involves the conceptualize of your project, involves the feedback of your site visitor. Development, yung paggawa daw. A ba, sir? A. Anong keyword yan? Nakita niyo? So that is creation. Creation. Walang ano to, ah, walang answer key sa likod, kaya sinasabi ko pala, sorry. Okay, so susunod. Actually, alam niyo na yan, kasi common sense lang naman yan. Ito, medyo hindi niyo alam to, kasi hindi po ako gumawa ng project sa ICT. The ICT project process involves, ito daw yung process ng software development. Dahil linya ko yan, so... Nasa likod? Opo, hindi siya sagot, sir. Nakano po siya. May ano, arrange din po yata siya dun sa likod. Ta ano po? Okay. Module 7. Kanyang pala. Module 7 po. Okay. Nasa module 7. Okay, so si... Ano siya? Planning, development, release, and promotion, and maintenance. Actually, hindi naman ano to... release and promotion. Kaya lang susundin natin yung sa DepEd. Actually, hindi release yan. Susunod, what is a social change? Ano sa tingin nyo? Create in social, society created through social movement as well as external factors like environmental shifts or technological innovation. Create that interacts regular with other cooperation with others to achieve common goals. Eagerness to gain a highly social status, then the website application that enable user to create and share content or participate in social networking. Ano yung answer niya dyan? Ano yung nakasulat? E yata, sir. Dog ba? E ba, sir? Ay. Dog. Oh, E. E ako, sir. Pwede rin yung situ. Change in society. And the change in society sa Asia kasi social change. Okay, so next. So ito na tayo. Lesson 4. Analyze how to target or intended users and audiences are expected to respond to proposed ICT project for social change on the basis of content, values, and user experience. So, our lesson is based on ICT project for social change, especially sa content, sa values, and user experience. Yung experience ng user, yung gumagamit. In traditional project management of ICT projects, the project manager is tasked to plan, scope, estimate, schedule resource, and control projects, and thus typically is a single set of work tasks.
So dati daw, yung ICT na project yung gagawin, ang nagmamanage si ano, project manager. So siyang nag-ano sa plano. Kung marami kayo, so siyang magpa-plan yung scope ng gagawin, yung estimate kung ilang linggo yung gagawin, yung schedule ng paggawa, yung mga resources na kailangan, and control projects. Siya nagko-control. Actually, siya yung overall. So, yun ang dating work ni project manager. So, before starting a project, you should be able to do an essential paperwork, better known as concept paper. So, concept paper. For you to see if your project is attainable, pag sinabing attainable, makukuha ba? Within the given times frame and it is significant enough to be made into reality. So, pag concept paper kasi, hindi lang ano yan, theory, dapat applied. Ibig sabihin, kung gagawa ng concept paper, dapat attainable yung magagawa mo. Okay, ano ba yung concept paper? Is it brief? So, madali lang daw. Or hindi siya ano, full thesis. A brief paper written by a university student. So, nagkamali ako dyan kasi university student, dapat ano yan. Actually kasi sa senior high, yung mga practical research yung thesis, pang ano yan, first year, second year. So, actually university student ay dapat. So, senior high school student, around a research question before undertaking the research. The paper is about 2 or 3 pages long and provide key details about the research, such as question, purpose, and methods. Okay, paggagawa ng thesis, explain ko lang yung thesis ha. Paggawa ng thesis, meron kasi nga ng tawag, title defense. So, gagawa ng title about sa research nyo. Then, gagawa ng introduction or concept paper. So, ganun siya. Papakita yung key details niya sa research nyo. Yung, ano ba yung question? Ano yung purpose niya? Ano yung method? So, para siyang introduction. Actually, introduction talaga. So, ganun yung sample paper. So, naggawa ko ng link dito. Click ko lang yung link. So, papakita ko yung all about sample paper. Yan. Medyo matagal. So, what is a concept paper? It is a short summary of the project is. So, isang short summary. Actually, ano yan? Parang introduction sa gagawin nyo. Gumawa na ba kayo ng ano? Nag-title defense ba kayo? Gumawa na ba kayo ganun? Meron na po, sir. Yes po. Ayan. So, meron yung idea. And why it is important? And how it is carried out? It serves as a prelude to a full paper. Yan nga, prelude. So, sabihin natin introduction. Aims to objectively inform the reader about the idea of the concept or concept. It is an embodiment of your ideas on certain topic. Alam po si ano, Orenes. Di ba, Orenes, meron na kayo? Yes, sir. Nagawa mo nun? Nagtanong ko eh. Nakapog na ba yun? Hindi, sir. Pinalitan ko sa akin. Pero di pa... Ilang kasing... Ay, hindi pa. Di ilang pa title na... ba yung pinapano? Pinapagawa sa inyo? Wala man, sir. Sabi ni ma'am, iti-check lang daw po niya. Baguan. Ah, okay. Bawi. So, ibig sabihin nun, hindi kayo gagawa ng... Usually kasi gumagawa tatlo ng concept paper. Tatlo. Yung iba naman hanggang lima. So, at least sa inyo, isa lang. Hindi kayo masyadong ano, may stress. Okay, steps in writing a college concept paper. So, senior high, sorry, hindi ka na napinalitan. Select a topic of concept paper, topic ideas from our site. Sorry. Select a topic of concept paper. So, magsiselect ka ng topic. Actually, ang topic is usually relevant sa tinuturo ng ano mo, ng teacher. So sa atin, ang relevant topic natin is ICT. Pero kay Ma'am
Alma yata, business yata yung topic niya, no? Gather information for your thesis or concept paper. So, gather information. So, kung ano yan, kung si Milk Tea, so you need to gather information. Paano ka makapag-gather? Sa tingin niyo, paano makapag-gather? Rosel? Search, sir. Paano yung mga search mo? Citation po, ganun, para mas matibay. Oh, ayan. Di na sayang yung grade mo na binigay ko, ano, ganun nga. So, merong mga sources. Una yan is, pwede pumunta dun sa actual business related, ano, to your thesis, or pwede tumingin sa online. Ang tawag dun is related literature. So, pwede kang tumingin yung meron nang gumawa tungkol doon. Then, pwede kayo tumingin sa mga media information tulad ni YouTube. So, meron mga thesis doon. Then, pwede kayo pumunta sa academia. Ano yung academia? Academia is an organization sharing projects and thesis. So, doon ako naghahanap. Madami doon, sir. Pag, ano, pakiulit? Mas madami. Oh, academia. Pwede, alam ko, libre lang yan eh. Meron pang iba, si Google Scholar. Kaya lang, si Google Scholar kasi minsan yung sinishare nila dyan, mga ano, images ng book or PDF. Isipin nyo, book yun, scan. Siyempre, ulitin mo lahat yung sinulat. So, maganda na si, ano, si academia. Si academia kasi, ano siya, yung text, pwede mo makuha. Ngayon, ang gagawin mo lang is, para praising mo lang, para hindi ka ano, plagiarism. Okay, nandito na. So that it can be from books. Sorry, nakalimutan ko yung books. Actually, yung academia, usually kasi mga books na yon nandun. At saka mga unpublished thesis or projects. Magazine. Actually, sa ating class, hindi, ano, hindi viable or para sa akin, ha? Isipin nyo, magazine. Hindi ba kukuha ng ano doon? Piece of information para sa ano natin. Methodology. Or sabi natin, literary, related literature. Kukuha ng ano doon? Piece of information ang gagawin mo. Itatype mo ulit. So sabi natin, your related literature nyo, pinapagawa is 20 or 15. Usually nga, meron kang 50 eh. So, ang dami-dami nun. Tatype mo lahat yun. So, magandang tumingin is yung soft copy online. Sina copy online kasi. Oo. Merong PDF doon. Pag PDF kasi, pwede mong copyin yung text. Or, isa naman is nasa Word or PowerPoint. So, that is the most convenient para sa inyo. Ako, ganun ginagawa ko. Hindi na ako makuha sa magazine or sa book. Isipin nyo yun. Susulat nyo lahat yun. So, sabihin natin 20 page ng part ng ano, ng literature no, ganun karami. So, hindi siya ano, viable. Pwede kung masipag ka talaga. Tatype mo lahat 'yon. Okay, internet. Improve. Make an outline of your concept paper. This will help you organize your thoughts and ideas. Yan. Ako, usually pag merong important information, sinusulat ko sa book. Or minsan naman, gumagawa ako ng ano, sa notepad. Meron akong ginagamit. Sa inyo, hindi ko alam anong ginagamit nyo, pero ako, ginagamit ko is notepad++. Example, mga important ano, keywords. Ayan. Ito yung thesis ko. Ayan. So, ayan mga reference ko. So, at least, alam ko nasaan sila. So, balik tayo dun sa ano natin. Your arguments on at a time in your concept paper. In this manner, you'll be able to cover all you have to discuss. Yan. Mga summary. Have a conducive environment for writing. For better concentration when writing. Review. Actually, ito class, importante ito. Dito ako nakakamali. Kailangan mong ipabasa sa iba. Example, gagawa ka ng letter, pabasa mo. Bakit?
Kasi minsan, yung ano mo, yung brain mo, dahil sa tingin mo ikaw gumawa, okay na siya. Minsan merong words doon na hindi appropriate. Kailangan pabasa nyo. Tandaan nyo, class, pabasa nyo. Minsan, example, meron akong announcement mahaba, hindi ko pinapabasa, minsan meron akong ano doon, grammar na mali. Kung makita ko, so papalitan, doon ko palang papalitan. Pero pag gumawa ng concept paper kasi, ipapass mo yan eh. Sabihin natin yung mag-check sa ano nyo, apat na panelist. So, sa output mo, makikita yung ano, yung knowledge at saka skills mo. Doon pa lang makikita na, oh, example, yung ano, isang paragraph, two paragraphs. Hindi mo, kinapin mo sa internet, hindi mo, ano, pinocus doon sa topic mo. Kinapin mo lang, hindi mo na pinalitan yung wordings or hindi, ano, nagtugma. So makita doon, oy, kinopya na may hindi na pwedeng ng information. So pang-John. So dapat i-check mo then pabasa mo sa iba para makita yung opinion. Okay, class? So tandaan niyo, maganda yung opinion ng tao. Example, Russell. Bumili siya ng bagong damit or shoes. Siyempre, ano gagawin niya? Papakita niya sa kaibigan niya or sa kamag-anak. Maganda ba? 'Di ba? So ganun 'yon. You need your you need the opinion of others for your paper or anything that is related to you. Okay, revise. So yan, re-revise. Tandaan nyo, pag gumawa kayo ng papel, automatic may revision yan. Revision sa inyo, revision sa advisor nyo. Ano yung advisor? Sino may din sa advisor? Last, meron kang idea doon? Advisor. Pag-ulit, hindi ko na-remake. Organize. Wala man. Okay. Ngayon sa ano nyo, hindi pa kayo siguro gagawin ng advisor. Ang advisor, gagawa ka ng ano, paper. Tapos, titingnan ng advisor yung ginawa mo. Ang iso nang titingnan doon, yung concise, yung mga grammar at saka yung mismo methodology. Actually, binabayaran yun. Pag magka-college kayo, meron kayong advisor niya. So, yung advisor siya yung nagbibigay ng anong opinion sa ginawa mo. Alam ko, may bayad yun eh. Sa akin, may bayad. Kasi nagbabayad ako. Pero sa inyo, dahil ano lang, introduction to research, wala kang advisor, pero ang magiging ano nyo, advisor niyan, titingin si ma'am. So titingnan niya kung okay yung ginawa niyo. Kung mayroong revision or hindi siya tugma, so sasabihin niya. Proofread your dissertation concept paper. Ano yung proofread? Class, ano yung proofread? Sa tingin niyo, anong ibig sabihin ng proofread? Basa at charot. Ano daw? In ulit sir, ganon. Or check ulit. Ah! I-check ulit. Anong pwedeng gamit pang check ulit? So, nandiyan si Grammarly, si online. Ang proofread, ititingnan yung ginawa mo. Ang gumagawa ano ni si Putol-putol, sir. Advisor, meron pa mag-proofread kung tama. Dami, no? Dami babayaran. So, ang alam ko is, proofreading means careful checking for errors in a text before it is published or shared. Kung nakita yung mga newspaper, ano yan, merong journalist, pinoproofread pa yon. So, example, gagawa kayo ng ano, concept paper. Hindi kayo pwede magpa-proofread kasi wala kayong ano, proofreader or advisor. Anong pwedeng gawin nyo? Pwede yung gamitin si ano, si Grammarly online or kung wala naman, hanap kayo ng English, ano nyo, English, ano tawag doon?
English ano major. Yung or marunong sa English, yung babasahin niya kung wala kayong mali sa grammar or error, okay? Ensure you have no typos in your thesis concept paper. Yun nga, typos error, yung mga pag-type, titingnan ni proofreader or kahit kayo. Actually, yung mga sa word ngayon, di ba, nag-ano, underline pag mayroong mali. So, yes, pwede rin yun. Then, last but not the least, include your reference in your paper. Ano reference? Kung saan mo nakuha yung info dun sa article. So, linalagay yun sa reference sa pinakahuli sa concept paper or sa thesis nyo. Sa IT, tulad ko, ang tawag nila is capstone. So, marami. Pero yun din yun. Thesis, dissertation, research, so yun din. Okay, you wouldn't want to commit a serious crime. Ngayon, kung pinablish, ano yan, pinablish mo, ginawa mong book, or pinablish mo online, kung hindi mo kasi nilagyan yung reference, pwede kang, ano, pwede kang kasuhan na plagiarism. So, plagiarism. Ano yung plagiarism sa tingin nyo? Pagkuha, sir, ng content na hindi sa'yo. Sir? Wala. Sir, huwag mo kami iwan. Sayang yung sagot ko. Sir, okay. Sige, sir. Kaya mo yan, sir. Sige, sige. Nawala ang connection siguro. Ang bagal din. Ay, ang ano niya, putol-putol din siya. Eh. Nawala ako? Nawala. Putol-putol. Iniwan mo na naman. Hello, sorry. Matagal ba ako? Matagal ako nawala? Di naman, sir. Takot lang, sir. Butol-butol ka na nga daw sa sabi niya. Ba't hindi yung sinasabi? Namuha ko tanga. Alam niyo ba yun? Lahat tayo siya na. Hindi mo sinasabi. Dali, nawala yung ako. Article. Dali lang, sorry. Nawala siya. Okay, dali. Kaya pala nagre-reply. Sabi ko, ano? Saan na ako? Nandito ako sa school, no? Sorry. Okay, saan na ako banda? Same, sir. Proofread? Plagiarism. Plagiarism, sir. Ano daw yung plagiarism? Ano, pagkopya ng gawa ng iba nang hindi nagpapaalam o hindi binibigay yung reference. Wow! Grabe, sana all Tagalog. Ayan. Hindi ko lang Tagalog yun eh. Okay, ayun. Ano, parang ano yun. Presenting someone else's work or ideas as your own. Example, si Orianes. Kinopi niya yung kay Jojo. So, ganun. Alam niyo ba yung mga Empotech? Merong ano, hindi ko na sasabihin yung pangalan. May mga copy. Kopyang-kopy. ano? Yun, hindi ko masasabihin yung pangalan. Pero yun. Yung mga animales, kahit palitan lang sana yung ano, wording. Kinop yun lahat. Yung saktong-sakto. Yan na. Walang labis. Okay, so, ito yung walang labis, walang kulang. Yung siyang siya. Okay, ito yung sample ng concept paper. Sample format. So, yan. Actually, maling ginawa ko. Dapat. Dapat malaki, no? Okay. Meron pala ako dito. Yung thesis ko na lang. Okay. Papakita ko. Ito hindi, ano, ah. Hindi siya... Dali. Magsasalita ako. Wala, eh. Dapat nandun. Wait.
Sandali lang. Isa, marunong ako magantay. Antay nga namin siya ng matagal. Ano? Ano sinasabi mo, Joe? Hindi kita ano. Ano, Joe? Wala, sir. Litin mo, hindi kita ano. Humuhugot lang, humuhugot. Humuhugot ka. Gabi na yung ano ah. Yung February 14, SNMD. Wala na, yung pinakancel ko na yun, sir. Walang 14, 15 walang, agad. Walang budget. Hello, Angeline. Nandiyan pa si Angeline. Angeline? Hello? Kumakain? Angeline Ginto. Hello po, sir. Ayan. Meron kang date sa ano, February 14? Wala po. The Razel, sir. Marami. Sino? Russell. Sino, Jo? The Russell. Kami ni Jojo, sir. Ah. Mag-date kami. Yung, meron ang pwedeng friendly date, di ba? Kaya hindi namin kasuhin na. Oo nga. May bagong open eh. Senior sa akin, sa SAMG, 300 data. Bago, bagong-bago eh. Hanapin ko nga, pagkita ko sa inyo. This month ka na yata ngayon, sir? Sino? Hindi, meron nag-open, sabi ko. Okay, bilhin na kayo siya, Mai, para may pandate ako sa ano. Okay, ayan yung sample, si concept paper. So, marami yan, yung sa akin taldo. So, ayan siya. Yan. So, ilang page siya? Tatlo lang, di ba? Ngayon, paano yung thesis? Papakita ko sa inyo yung sample lang na. Pasensya na, gusto ko lang maging ano kayo. TUP. Yeah. TUP ko. Ay, dami kasi. Iba-iba kasing ginagamit kong ano eh. Ito kasing ginagamit kong computer sa school to. Tapos yung computer ko, hindi ko naman siya nagagamit kasi mas, siyempre ito, mas bago. Tapos may lumapa akong computer, nandun din iba eh. Kaya medyo magulo. UP, ACs, eto. Title. Okay, so ganito talaga ang thesis. So, ito yung introduction. Nakita nyo no, class? Rating ko. Yes po, sir. Ayan, so ganyan. Acknowledgement. Abstract. So, yan, abstract. Then, si table of contents. So, tingnan nyo ah. Ayan. Ito yung una, si chapter 1. Si introduction. Gagawin ganyan, class. Hindi sa akin, sa practical nyo. Conceptual framework, methodology, results and discussion. Ito yung resulta ng ginawa nyo. Summary and findings. So, ito yung ano niya, title niya. So, ito tayo dun sa main body ng ano, thesis. Yan. Kahit anong course nyo, kahit anong course nyo, mayroon thesis. Pero na lang si ano, EDOC. Alam ko wala si EDOC. Okay, so ayan. Tingnan nyo ha. Ayan yung yan, susulat ba yan sa yan, idea. Yan. Ito yung si ano, related literature and studies. So yan, kukunin nyo yan sa online. Kung hindi naman sa online, sa mga book, yung sinasabi kong book, kaya lang mahirap kasi itatype mo mano-mano.
Ayan, so ganyan. So, ano yan? Ginawa ko yan mga 2 months. Ano yan eh? 180 page kaya lang pina-stream ng ano ng committee. Ayan. So, ganyan lang gagawin nyo. Nang sa loobin nyo is lalagay nyo lahat. So, medyo mahirap. Pero actually, hindi naman mahirap. Bakit? Kasi sa college, meron kayong group. Usually, yung group nyo is 4 to 5. So, meron kayong different ang tag doon? But sa amin, sir? Kami different lang. Hindi. Ano lang sa inyo? Intro lang naman. Actually, maganda nga yan eh. Bakit? Mas maganda yung sarili mong gawa. Kasi lalong mahahasa ka kesa dun sa nagpatulong ka lang. Kasi pag iba yung gumawa, pag dinefend mo yon, medyo mahirap. Okay, so tuloy ko na yung ano natin. Here are the 5 major chapters of the thesis. So introduction, susunod mula lahat ng intro. Para sa yan? Anong dapat gawin, ganun. Tapos, review of related literature. So, saan ka kumuha ng idea? Design and methodology. Yan, kung paano mo gagawin sa methods. Finding. Ayan, dyan na ano, yung mag-i-input ka na ng data. And uli is conclusion. Ano nangyari sa research mo? Anong results? So, dyan makita yung mga ano, data analytics. So, makita yung mga data-data niya. Okay, so activity 1, look at the concept below. Read carefully and arrange the following sample concept paper in order. Rewrite in your journal. So, merong answer yan, Rosel? Merong mga answer dun sa likod? Wala man po, sir. Okay, so medyo malabo siya. Siguro, bibigay ko na lang answer. Okay, dito na tayo para sa HOTS or HOTS, High Order Thinking Skill. Ano yan? Gagawa kayo ng ano nyo? Concept paper. Have you tried writing a concept paper before? If yes, its content is all about what? Yan, yung one is, ano yan? Pwedeng no or yes. Pag yes, siyempre merong info. Then, enumerate 5 things that should be accomplished or considered in writing a concept paper. So, linigay ko na dyan. Tingnan sa lalim pa yung picture or screenshot. So, una is project vision or pwede niyan. Or concept vision na lang siguro. Okay. Pero project na. Then, susunod, project scope, project targets, timeline and milestone, at saka project management. Nakuha nyo class? Sinulat nyo? Hindi. Tao po. Aguilar? Jojo? Ayan na. Ayan sample. Enumerate 5 things that should be accomplished or considered in writing concept paper. Pwedeng, I don't say that. Sorry. Pwede itong ano, maging blueprint ito or gawa yung sarili nyo. Pwede ito main online. Okay. Write a simple concept paper based on the given picture. Ano yan? Tingnan nyo, nakita nyo? Piggy bank at saka pera. Ano yun? Ano? Parang saving is very essential. Yes. Ganun. Wow. Charot, charot. Tama. Savings is essential to charot-charot, sabi nga ni ano, Rosel. So, gawain ng wordings and gawain ng concept paper, gamit ang simpleng ano, images. Introduction, paano mag-save. So, blah, blah, blah. Description. So, example yan. Okay, susunod, ICT projects process. A process is a series of steps and decisions involved in the way work is completed.
We may not realize it, but processes are everywhere and in every aspects of our leisure and work. An ICT project process has its purpose of ensuring that ICT projects are managed in a structured way and also ensuring that ICT projects are fully documented, controlled at all stages of implementation. Sa ICT project or thesis, structured siya. So meron siyang ano, methodologies na ginagamit. So ito yung sample, types of software development methodologies. Ano yun? Methods para organize yung paggawa ng software. Example na lang, si COD, di ba, si Call of Duty. Sa pag-development sa COD, meron siyang mga process. Unang-una dyan is project planning. Okay, magpla-plan ka. Oh, paano natin gagawin yan? Ano yung mga character? Ano yung ano, terrain? Ano yung mga weapons? So, example yon. Pangalawa, requirements. Sa waterfall model to, ah, marami kasing software development methodologies. Requirements. O, ano kailangan? So, dapat ang graphics niya ganito. Ang kailangan niyang memory ganito. Dapat umandar siya sa smartphone na iOS at saka si Android. Kaya nga COD Mobile, di ba? Nakasun ka yung class? Rosel? Yes, sir. There you go. Yes, sir. I said Jojo. Yun. Sa project planning, ipa-plan yung gagawin yung sample, yung games nga, si COD. Yung terrain, yung mga ang tawag doon, tao. Mga, anong tawag doon? Tao. Character. At saka mga weapons. Ano requirements sa paggawa? So, discussion. So, i-analyze. O, paano natin gagawin? Then, design. Sa design, yung mga character at saka yung movement nila, hindi design na. Hindi design yung itsura ng ano, environment. Kasi pag gagawa ka ng ano, gaming ano, apps, titingnan yung mga variables na kailangan. So, importante yung graphic artist. Maganda yung design. Then, yung background, yung mga movement, paano mag-movement nila. So, sa design, kumakawa sila ng specialista niyan. Yung sa pag-design ng ano, ng user interface. Tapos, kukuha sila ng advisor. Ano yung advisor na kunin nila? Yung talaga mga ano, sa mga military. So, kumukuha sila ng advisor. Kasi hindi ka naman pwedeng gumawa ng ano eh. Example, yung weapon na lang. Sabihin natin, M16. So, kung hindi mo alam yan, ang gagawin mo, gagawa ka lang, mag-design ka ng barrel. Tapos yung lalabas yung balas, sabihin natin yung balas kasi is 5.56 millimeter. Yung impact nun sa health ng ano ng character, so dapat i-analyze gaano ka impact yung sa health ng ano ng character. So iba yung sa shotgun, iba yung sa grenade, so ganun. Then sa coding. Coding is yan na yung ano, movement. Example, gagamitin yung key na ganito at saka key ganito. Makita mo kung paano yung movement ng ano, ng character mo at saka yung user interface, yung itsura ng ano na scenario. Last but not the least is testing. Ano yung testing? Ang games, example nga si COD, hindi naman natapos na sa coding. Uy, umaandar na. Sa tingin nyo, i-ano yun? I-release na sa, ano, sa Google Store? Jojo? Hindi pa po, sir. Kailangan kasi malaman nila kung may defect o wala. Galing naman. Ba't yung tatuloy na naman? Galing naman ni Jojo. Okay, titingnan niya. Actually, dinalaro ni Jojo siguro. So, merong tawag dyan is beta. Beta testing.
Yun yung itetest mo yung ano, yung equipment. Parang sana lang sa sasakyan. Before i-mass produce yung bagong model ng ano, Toyota Vios. So, itetesting nila yan. Kasi titingnan yung mga functionality kung okay. So, parang sa character sa mga ano, sa mga games, i-check muna nila. So, hindi kagad release yan. Kasi pag merong ano yan, merong maling sa Medifet, maging ano yan. Example, nagahang. Pag yung player, sabihin natin, is lampas na ng 15. Nagahang yung scenario o yung mga character. So, ay, siyempre, ayaw ng mga ano yan, ng mga player. So, ayaw natin. Ditch na natin yan, guys. Lipa na lang tayo sa iba. So, ganyan yan. Pag kukunti yun, kukunti ng kukunti yung mga player, ang mangyayari is, mawawala na yung ano, mawawala na yung isang games. Isang sample dyan na ginagamit ko si Warra. Na, ewan ko nagamit niyo yun. Ang Warra kasi isang online gaming. Parang din siyang COD. Ngayon, para magkaroon ng mga bagong barrel, bumibili ng ano, card. Tapos, i-enter yung code. Kaya lang, dahil sa concept ng ano, ng games, hindi na nagbago. Sabi natin yung scenario, scene, example, yung, ano niya, yung location. Yung game plan, ay game location niya, is scene, walang magandang pagbabago. Nagsawa yung mga player, lumipat ng iba. Nagano sila, si Crossfire at anong yung ano niya. So lumipat, ang nangyari sa Warak is na natanggal. Nawala sa ere. Then, yun nga, deployment. So, ito yung waterfall model, project planning, requirements, analysis, design, coding, testing, at saka deployment. Alam nyo, guys, mahirap yung thesis ng ano, ng mga IT at saka computer science. Bakit? Pero sa paper, gagawa ng actual. Yun nga, sample nga yung app. Gagawa sila ng app. So, merong paper, hindi maandar yung app mo, bagsak ka. Merong app, hindi ka gumawa ng paper, bagsak ka pa rin. So, ganun siya. So, intertwined sila. Hindi tulad ng ibang ano, course, kung meron kang ano, papers, doon kaya magti-theory kaya, okay na. Pero sa IT kasi, at saka sa mga engineering, gumagawa sila ng mga ano, devices. So, medyo mahirap. Okay, ito naman ang susunod. Agile Software Development Cycle. Ano yung Agile? Ano yan? Methodology na ginagamit ng malaking company. Example, si COD. Si COD, hindi lang isa yung gumagawa. Marami yung gumagawa doon. So, i-organize niya yung development. Example, meron para sa terrain, meron para sa character, meron para sa mga equipment. Meron sa para sa movement. So, merong cycle. So, ayan, evaluate, meet, plan, design, develop, test. So, tandaan nyo, ICT projects are different from theoretical thesis. Meron silang output. Okay, so independent activity 2. Change is experienced by individual and organizations. Change is an alternative in current work environment. So, yun daw, alternative to current work environment. The alteration may be in way things are perceived or in how they are organized, processed, created, or maintained. Social change is a change in society created through social movement as well as external factors like environment shifts or technological innovation. Sa atin, majority is technological innovation. Tulad nga nung ano, nakwento kanina sa mga media information, mobile phones back in 1990s or 20th century, late 20th century, ang mga phone nun dati, guys, merong antenna. Yung antenna, rinitract yun. So, pag tatawag ka, lalabas mo yung antenna, sabihin natin is half a meter or 1 meter yon para magkaroon ka ng signal.
para tumawag. Kung nasa kotse ka, kailangan mo lumabas sa kotse. Bakit? Kasi hindi mo ma-full retract yung ano, yung antenna. Ngayon, 1990s yun, nung 2000s na, makita niyo yung cellphone ni Nokia. Dali ah, pakita ko sa inyo. Kasi tawag doon, bar phone. Nokia. 5210 ba yan? Dali ah. Ano pangalan? Hindi. Hindi na lang. Ayan. Nakita niyo, class? Yes, sir. Ayan. Yung dati dyan, mas mahaba pa dyan. Ayan. Pero ngayon, gagamitin mo yan, tatawanan ka siguro, no? So, ganyan sila nun. Tapos, nagkaroon na mas maliit. Ayan. Ayan. Then, through technology, ayan, nawala. So, tingnan nyo lang, ha? Mobile phone from 2000 to 2019 na lang. Walang list. Walang sample. Ito. Pag meron kang phone nung 1990s, sosi ka na. Ibig sabihin, yayamanin. Ayan sila. So, 1985. Ayan sila. So, malaki yan. 1990s. 1995. 2000. So, ito, nakita nyo sa gitna. Nagkaroon ako ganyan. Ito rin. Ayan yung mga ano phone noon. Ang screen ng mga phone noon, 3.5 or 3 inch lang. Isipin nyo yan, ngayon 5.5 inch. So pag gagamitin mo noon, yung pinakamalit na daliri mo dapat, malit yung daliri mo para mapindot mo. Tapos yung touchscreen niya, two finger lang. Ngayon, makita nyo man yung mga ano, phone, maabot na ng 60,000, 70,000, yung Samsung Galaxy 21, di ba? Ang ganda-ganda. So, tapos ang dami ng isa pa technology. Oh, puro na ng camera eh. Nagkaroon na ang ano eh. Merong pobya dun sa maraming butas eh. Tawag dun. Yan. Pero hindi ako makakapobya kasi maganda. Actually, gusto kong kumuha sa ano, Globe. Kaya lang, yung ano, cash out niya is 12,000 na ito o 15,000. Parang bumili ka na ng Xiaomi. So magsa-Xiaomi na lang ako. Ang problema kasi sa technology, tulad ni Samsung, yung mga Galaxy series, after 1 to 2 years, madaling mag-depreciate. Oh, kaya usually ginagamit nila or gusto mong maganda yung ano, hindi nag-depreciate yung value is mag-iPhone ka. Sipin nyo, yung iPhone 6 hanggang ngayon, ilang taon na yun? Sobrang, ano po, 5 to 6 years na ata. Pero bibili ka mga 4,000 pa. So malaki yung ano niya, depende sa value. So tuloy ko lang, pasensya na tuloy ko. No? Nag-extend tayo ng konti lang. Sana ako ay tanggal. Pasensya na class. Okay, so ito, merong article, crowdsourcing using the web to get things done. Babasahin nyo yan. After nyo mabasa, merong ano, independent assessment 2. The article is all about what? Explain it. So in your own words,
So nito, higher order thinking skills, performance task or essay. So dyan ako kumukuha ng grade. Mas gusto ko yan kaysa sa multiple choice kasi dyan makita mo kung may natututunan yung bata. Hindi na pala bata. Is social change really happening now in our society? Cite evidence. Ayan, social change daw, really happening. So, yung mga evidence, nasa online na. Pipili lang kayo. Hindi ko nasasabihin kasi sinabi ko na. What do you think is are the result of social change? Elaborate your answer. So, paano yan? What are the result? So, titingin ka sa online, nandiyan yung mga result. When yung elaborate yung answer, actually yung mga answer din sa online. Okay, susunod. Planning a social campaign. So, plan a social campaign, choose a project title of your choice. Pwede gamitin yung sa PR nyo, no? Pwede na yun. Create a concept paper for selected project. Your project campaign must meet the SMART. So, specific, measurable, attainable. Yun, ha? Attainable at saka realistic. Baka sasabihin mo, gagawa ko ng ganito. Lahat malalagyan or mabibigyan. Time-bound. Meron tanong sa SMART? Wala po, sir. Nasaan si Rosel? Ay, si Kaisel. Nagti-TikTok? Buti nga nag-aaral pa siya, di ba? Okay, so independent assessment 3. Once the panel campaign is approved by the teacher, so ako, actually, approve na yung gagawin niya sa akin kasi nasa PR. Draw or illustrate pictures that will promote, explain what the campaign is all about. Pwede kayong gumawa ng band paper or sa yellow paper. Masaya na ako doon. Illustrate at least one infographic to supply more information about the campaign or its project. Infographics, merong sample sa online. Pag hindi nyo alam, anong gagawin? Mag-search. Hindi ng sample. Using the simplified ICT process overview, do a step in planning your social campaign. So yung planning, yung number 5 kanina, pwede yung gamitin yon. Yung pina-print screen ko sa inyo. Okay, meron bang question? Jojo, Rosel, Dario. Alam nyo, from the bottom of my heart, nagpapasalamat ako kahit konti lang kayo. At least meron. Hindi nasasayang yung paggawa ko ng PowerPoint. At least meron ng ano tawag doon. Meron tao kahit 4 lima lang. Salamat Jojo, Dario. Na-appreciate din namin, sir. Oh, pasensya na kasi gusto ko talaga ng ano kahit ano lang. Walang ano, walang tanong. Sir, yung sa sir, lang po ba? Meron na po yata kasi ako, sir. Meron na? Yung meron na din po ako nun sa ano, advocacy. Sana all. Oh, tingnan natin kung magkamuka. Ayun, yung concept paper naman, pwede yung gamitin yung ginagamit yung IPR, no? Pwede yung kung hindi nyo kayang ulitin kung ano siya, written, handwritten, picture nyo na lang. I-check muna yata. So, copy? Tapos i-approve niya pa. Oh, sige. Hindi, okay na yun. Para dun sa ano ko, dun sa activity. Okay. Kahit hindi pa approve kayo, ma'am, no? Sa inyo sa akin. Okay. Wala nang tanong. Pwede yung gawin yung activity 4 and 5. Kasi, ano na ngayon. So, minamadali natin matapos. Kung meron kayong tanong sa 5, i-check nyo lang ako. Kahit minsan delay, magre-reply naman ako. No? Wala nang tanong, Jo? Wala na po, sir. Rosel, ano sabi mo, Jo? Wala, sir. Ano daw? Pugot lang yun. Di ba ako gano'ng nagre-reply? Hindi ikaw yun, sir, si ano. Si Bebe. Uy, nagre-reply si Sir Boong. Sir Hazel, sir, di nag-reply, sinisil lang ako. Dario, tuloy na ka. Okay na, walang tanong? Wala na, sir.
Okay. Ah, sige, Penya. Salamat. Have a nice day. Oh, good day, sir. Okay. Ingat. Stay right, sir. Ah.